Yo, what's up? So, welcome back sa ating channel, Balitang Hip Hop. Matagal tayong nawala, pero eto, babalik ulit. So, pag-usapan natin itong nakarang Biyernes lang, noong June 10, 2022. Ito ay tungkol kay Skastakri na nangyari sa Clark Aurora Fest. So, isang hot air balloon music festival. Ano bang nangyari kay Skastakri dito? Tara, balikan muna natin yan, pero bago ang lahat, i-like nyo muna ang video nito kung gusto nyo marinigan mo ating balita at mag-subscribe kung bago ka lang sa ating channel. So, intro muna! Hey, what's up? So, simulan na natin ano. So, si guest performer si Skastakri sa isang hot air balloon at music festival sa Clark Aurora Fest 2022 na ginanap nitong nakaraang Biyernes ng gabi, June 10, 2022. At dahil dito nga ay hindi maganda ang salubong ng ibang audience kay Skastakri nang kumanta na ito, at base rin sa mga post na video sa social media, iinit ng ulo at hindi init ang magtanggap ang sumalubong kay Skastakri nang mag-perform ito sa event sa Clark Pampanga. At isa pa, trending din ang topic sa Skastakri ngayong Sabado, kahapon, June 11, 2022. Sino pa man, triggered ang audience ng kantay ni Skastakri ang Karma. Ito ay isang kanta na may kinalaman sa pagtataksi. Malino na ang galit ang ibang nanonood kay Skastakri, at may kinalaman sa paghihiwalay nila ng ex-partner niya si Sena, isang Filipino-Lebanese content creator, YouTuber. Yun nga mga tol, no? So halip na palakpak at hiyawan, sinalubog si Skastakri ng mga nakataas ng kamay na ka-middle finger. At maririnig ang mga mura, sigaw na boo, at paulit-ulit na cheater. Natatandaan natin noong May 2022, binunyag ni Zainab na hiwalay na sila ni Skasta nang matuklasan niyang may ibang babae na ang rapper. Para sa mga fans ni Zainab, napakasaklap ang kanilang paghiwalay dahil nakunan si Zainab ng pangalawa nilang anak ni Skasta na tumaon sa kanilang paghiwalay. Bukod pa rito ay may mga pinost pang video clips habang nag-perform si Skasta na hindi binigyan ng mainit na pagtanggap. Sabi pa ng isang netizen, deserve daw ni Skasta ang boo at matawag na cheater sa event. At yung iba pa nga dito ay natuwa sa natanggap na tweet ni Skasta mula sa audience. Sabi naman ng isa pa, negative crowd for Skasta, well deserved. At ayon naman sa isang tweet sa isang Twitter, people went to Aurora Fest shouting cheater, booing, and raising the middle finger to Skastakri is the most satisfying video. Yun daw yung pinaka-satisfying video na napanood niya. At sa Twitter din, may tweet din na pinost na larawan ni Skastakri ang tinuturong babae umano na pinauhumalingan niya. Hindi ko napapangalanan kung sino to, pero kayo na lang mag-comment sa baba kung sino. Thank you.
At nitong Sabado naman ay tila bumuwelta naman ito si Skas na Klee at pinagtanggol ang kanyang sarili laban sa pambabatikos sa kanya. So may post itong rapper na as long as may kilala akong mga taong nagmamahal at nakapaligid sa akin, okay ako. Wala akong dapat patunayan sa kahit sino man. I'm here just living in my best time. Sa mga tunay na sumusuporta, hapit lang kayo, mahal ko kayo. Ayun yan kay Skas na Klee. Anong masasabi mo kay Skas na Klee sa mga nangyari? I-comment down below. At para sa ating next topic, may bagong upload ito si Tony Gonzaga sa kanyang YouTube channel na Tony Gonzaga Studio. Ngayon guest na dito si Looney. Ayan no, maraming magandang tanong dito si Tony Gonzaga tungkol kay Looney. Tulad na lang na kung anong gusto ni Looney nung bata pa siya, no? Kung anong gusto niya gawin niya nung bata pa siya, ganyan. Tapos kung sino yung favorite artist niya, mga na-rap influence niya. Tapos tungkol din sa Rap Public, kung paano niya na-meet si Francis M. Anong naramdaman ni Looney nung matay si Francis M. Siyempre yung tungkol sa Flip Top. At dito sinabi rin ni Looney, no, na ini-influensyaan niya si Black 9 na sumali yung mag-rap battle. Kakaiba yun. So, panoorin niyo lang yung buong video ni Tony Gonzaga para malaman niyo yan. Iwan ko lang ang link sa baba. At sa panibagong topic lang, gusto ko lang sabihin na gusto ko lang shoutout ng happy anniversary sa Death Threat
gusto kong bumait. Okay, peace. So hanggang dito na lang muna. Huwag niyo lang kalimutan mag-like at mag-subscribe. Peace out.